Namatay ang isang lalaki matapos barilin habang natutulog sa tapat ng isang tindahan sa Quezon City. Ang ama ng biktima na nakasaksi sa krimen, inaming dati raw hold-upper ang kanyang anak. May news to go si Oscar Oida. Maski palaban, di na nagwapa makapalag ng lalaking ito nang barilin pasado la una ng madaling araw sa tapat ng isang grocery sa may EDSA Camias, Quezon City. E paano ba naman? Kasarapan umuno ng kanyang pagtulog nang mangyari ang pagpatay. At ang pangyayari, nasaksihan pa umano ng kanyang ama. Umihil ako po. Pagbalik ko, kasalubong ko siya, dyan pumutok na. Nung dalawang putok, umalis na siya papunta roon, nakasalubong kami. Yun lang, pagdating ko dito, wala na. Labas na yung mga dugo. Eh, hindi ko makita yung mukha, dahil nakayoko eh. Medyo nakapula siya. Bagamat di niya namukhaan ang suspect, malaki ang suspecha niya na may kinilaman ito sa mali pagiging dating hold-upper ng anak. Labas-pasok din daw ito sa kulungan. Dagdag pa niya, palaban daw ang kanyang anak. Ito marahil ang dahilan kung kaya't sinamantala ng suspect ang pagkakataong natutulog ito. Base sa inisyal na pagsiyasat, kalibre 45 ang ginamit sa pagbaslang. Sir, yung tama niya saan? Isa lang po sa forehead. Ito po sa buttock. Right portion. Well, as of now, under investigation. Nag-iimbestiga pa kami para malaman yung dahilan. Nagtitinda ng pinya sa lugar ang mag-ama. Nagpasya muna silang magpalipas na magdamag doon para sana'y maaga sila makapagtinda kinabukasan. Oscar Oida, GMA News.